So good morning, guys, and today is April 9, and this is our eight days of Ramadan. It's day 8 na rin ng ating fasting and exercise. So yesterday nagtimbang ako is 79. Yan, sarang 79. And ngayon, titimbang ulit. Tingnan. So, tinanghali tayo, guys, today. Hindi tayo nakapag-jogging sa bide, pero mag-jogging pa rin tayo ngayon. So, time checks is around 6:33 in the morning. And tara, mag-jogging tayo. Dito lang sa dagat. So that's it for today videos, and uuwi naman ako sa bahay, tapos magkakaroon lang ako ng konting workout sa sit up again, push up, planking, tapos konting dumbbell, dadagdagan natin ng konting dumbbell. Hey guys, susubaybayin niyo yung ginagawa natin, and big help na rin sa akin kung isusubscribe niyo yung channel natin din para magkaroon tayo ng inspirasyon sa paggawa ng mga videos na kagaya na ganito. Well, hindi naman ako nagda-daily vlog. Ngayon lang, minomonitor ko lang yung progress ng mga ginagawa natin. Titingnan natin kung ano yung mga magbabago sa katawan natin. Meron tayong mga insecurities na nakikita pag mataba. Hindi natin masuot yung mga gusto natin. So yun yung mga insecurities na ano tayo, naiilang. Disiplina. Isipin natin yung mas healthy sa katawan natin. Ito pang sariling opinion ko lang. Kasi ako, nung nag 98 kilo ko, talaga nahirapan ako. Hindi ko na magawa yung mga gusto ko, lalo na yung pagbabasketball, kadalasan tamad yung katawan ko kumilos. At antukin, may mga damit akong gustong isuot na hindi ko may suot. Kasi may ligaw mag-pit tapos mag-skinny na pantalong. So hindi ko na magawa, hindi ko na masuot. And hopefully, ngayon magawa ko na uli yung mga gusto ko. Masarap kumain, totoo yan guys, napakasarap. Pero sabi nga ni Doc Willie Ong, walang mataba na tumatagal ang buhay. Karamihan ng mga matatagal ang buhay, mga payat. Pero matataba, siguro siya, sabagay, doktor na yon, medyo paniniwala natin. Pero ang buhay nga hindi natin alam kung saan, ano, kung saan matatapos. Hindi natin alam kung kailan, kung saan. At anong oras matatapos yung buhay natin. Pero hanggat nabubuhay tayo, gawin natin yung nararapat at yung tama para sa sarili. Alagaan natin yung katawan natin dahil ito yung puhunan natin para makapaghanap buhay, makapagbigay ng napangailangan ng mga pamilya natin. Ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw natin ginagawa. So katawan, yung buhay natin yan. Pahalagahan natin yan, guys. Huwag natin aksayin sa mga bagay na hindi naman importante. And yun lang guys, and hopefully sana makita ko ulit kayo hanggang sa matapos to Ramadan. Pero sabi ko nga, matapos na yung Ramadan, hindi tayo titigil hanggang hindi natin nare-reach yung gusto natin. And pag na-reach na natin yung gusto natin sa katawan natin,
continuous na lang siya, maintaining na lang siya, then iwas na talaga tayo sa mga pagkain hindi na healthy, mga unhealthy food. Okay guys, and yun lang, good morning and God bless po sa atin lahat, and stay healthy po. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some